Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. At sa video na to, sishare ko sa inyo yung top 5 picks ko sa Netflix. So, let's just go to Chrome. So, sa Netflix kasi guys, once member ka na or nakapag-subscribe ka na sa Netflix, pwede siya up to 5 devices. Pwede siya sa cellphone, pwede siya sa laptop, pwede siya sa television. Once connected ka naman sa Wi-Fi. So if you ask me, is it worth it na magbayad sa Netflix? Yes, absolutely. Kasi madaming pwedeng gumamit. Basta alam lang yung email, share pa yung password, you're good to go. So sa Netflix guys, pwede namang pumunta ka sa Chrome or you can search for the app. Pupunta ka lang sa Play Store tapos you download it. Pero for me, I prefer na manood sa using the browser rather than the application itself kasi medyo matagal mag-load kapag sa application. Tapos yan na yan. Tapos guys, may magpa-pop up. So, pipiliin ka lang sa profile ko. Yan. And again, up to 5 devices or 5 users yung pwedeng gumamit ng Netflix. Yan. Tapos, sa home naman, meron dyang pagpipilian. So, I'll be sharing to you kung ano ba yung mga napanood ko na. Tapos, kung ano yung i-recommend ko na shows na worth it siyang panoorin. Kasi sa Netflix, there's a lot of shows. There's a lot of TV series. Kaya medyo mahirap ding maghanap sa paghahanap pa lang ng show or ng episode na susubaybayan mo, ubus na agad ang oras mo, ganun. Lang, refresh ko lang. Na. So, let's just go back to Netflix. So, for end. So, kapag merong video na nandito, automatic magpiplay yung trailer niya. So, kung Netflix user na kayo, you know this. Tapos, meron dito mga categories kung ano-ano ba yung prefer mo. For example, nanood ko ng ano bang maganda dito? Oh my gosh! Fantastic Beasts! Oh my gosh! Yes! Okay, so medyo mga ilang days na kasi akong hindi nanonood ng Netflix. Kaya hindi ko na alam yung mga updated movies. Oh my gosh! Ang sick mo. Naglang na ang sick mo. Okay? Ayan, so balik na tayo. Oh my gosh! Dito sa Netflix, merong mga movies from way back, mga 19, ganun. Or hindi na, mga 1990s, ganun. Meron akong magandang... Oh my gosh, I'm freaking out. Meron akong 50 Shades of Darker. At syempre sa Netflix naman, guys, syempre lahat ng mga shows dito, or most of the shows are mga Western, so American. So you just expect na merong mga SPG. I have adopted 6 children. Parang wala talagang episode or walang show. Walang ganun. At since parang pinipromote na kasi nila yung pinipromote na kasi nila yung pag-equality. Kagaya ng siyempre diba madaming mga racism, ganun. Tapos yung gender equality sa mga LGBT community. So, lahat-lahat na yan, nandyan, makikita niyo na rin. Okay, so, top 5 na favorite sa Netflix ay ang Kissing Booth. So, eto siya, nandyan si Noah. Oy. Tsaka yung girl, hindi ko matandaan yung name ng girl. Napanood ko, eto yung pinaka-first na napanood ko na movie sa Netflix. Nag-responding siya. Okay, that's my top 5 and I really recommend this show or yeah, tama, this movie na panoorin nyo kasi maganda siya. Siyempre alam nyo na mga teenage life, ganun. Though yung lalaki, napakatangkad niya, tapos yung babae, parang hanggang dito nangyari, hindi sila bagay. Pero yung story din, siyempre based siya sa book or sa novel, kaya maganda. Yan, so that's my number, the 5th one on my spot.
Tapos naman kasi, dito sa Netflix Originals, halos lahat naman dito magaganda eh. Yan. The fourth one, eto pinanood ko to during the Christmas time, Princess Switch. Maganda siya. Parang mga Disney, parang siyang, what's the title? Parent Trap? The Parent Trap ni Lindsay Lohan. So, same lang siya ng plot. Pero maganda, maganda yung story. Tapos yung isa dito, si Vanessa Hudgens yung gumanap. Yung isang character, mayaman, royalty. Tapos yung isa, commoner. Tapos nag-switch lang sila. Yun, basta panoon yung maganda siya. Tapos, ano pa ba? Oh my gosh, oh my gosh. Meron na rin kasing mga Filipino movies dito. So, yun. Sulit na sulit talaga yung subscription sa Netflix. Yan. So, that's my fourth one. Princess Switch. Etong Insatiable. Maganda sana siya. Nga lang, maganda yung first season niya. Pero habang tumatagal kasi, kung saan yung pinakabitang babae, kung saan na lang napipair up. Yung ganun. So, parang hindi ko nire-recommend na panoorin nyo to kasi masyado siyang ano niya, SPG ganun. The third one, sa Netflix din kasi, hindi lang siya puro mga romantic, puro mga love story, ganun. Meron din ditong since kasi way back na hindi pa ako nakakapag-choose ng course ko sa college, gusto ko talaga ng interior designing, yung mga ganyan. Architecture. Pero syempre, wala naman kaming pambayad ng tuition kasi mahal, mahal yung interior designing. So, meron ditong series, hindi kasi siya nagpa-pop up sa popular or sa trending now. Yung title niya, guys, is The World's Most Extraordinary Homes. So, dito, yung dalawang host, they are roaming around the world. Tapos, naghahanap sila ng mga exceptional na architecture na yun sa mga homes. Ang ganda-ganda talaga. Now, the owners aren't here, yeah. So I'm tapos gonna do this bawat code. Mga mansions, mga ganyan. Ang ganda, it's so modern. We've been given the keys to tapos, some of the most incredible houses in the world. Norway, Spain, India, Israel. Basta maganda siya. So that's my second. You got and my top one is sige, search ko. But first, let me mention the other movies or shows na gusto ko rin. Bird Box, maganda din siya. Nag-trend to last month, I think. Kasi ang ganda naman talaga eh. Yan, si Sandra Bullock. So all the boys I've loved before, this is the second show or second movie na napanood ko. Ang ganda din, guwapo ng lalaki. So, yan. And the number one sa spot is the series of unfortunate events. Eto guys, merong movie at merong series. So, ang ganda. Yung sa pinaka-original niya, yung gumanap bilang si Count Olaf ay si Jim Carrey. So, maganda talaga siya. Natapos na namin itong series na to ng mga ate ko. Tsaka, ang ganda. Yung maganda rin kasi sa Netflix, madami kang matututunan na new words or new vocabulary kasi merong subtitle dyan. Tapos, kunwari, hindi mo na-catch up yung sinabi nila kasi diba pa slang sila magsalita. Pwede mo nang basahin. Yun. So, those are my top 5 picks sa Netflix, ang dami-dami. Mauubos nga yung oras mo kakahanap pa lang kung anong papanoorin mo. Dark Shadows, maganda din to. Mix kasi yung Netflix ng mga originals, tapos yung mga previews na, ng mga movies. Tapos, ayan. Basta lang guys, mag-ingat lang kayo din sa mga pinapanood nyo kasi merong mga shows din dito na parang hindi siya pang kids or parang explicit siya, ganun, as PG. Just make sure lang na yung papanoorin nyo ay yung preferred nyo talaga. Tapos, yung ano lang.